Marami man ang ating mga pagkakaiba sa salita at kultura'y damdamin nagkakaisa. Halina't balikan natin ang nakaraan, mga kwento'y pakinggan ng wika ng sangandaan. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, gamitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, lumataloy, nagbabago na buhay. Wika'y magsisilbing tulay, o painom o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Marhay na aldaw! Sa episode na ito, ating tatalakayin ang wika at kulturang naiugnay sa pagiging manghang, ang Bikolano. Kagaya ng samutsaring lasa na ating matitikman sa kanilang mga putahe. Ang wikang Bikolano ay lalong nahitik sa yaman mula sa iba't ibang mga impluensya na nagpayabong dito. Ako si Danielyn Barrientos, taga Malinaw, Albay. Ang sakuyang lingwahe ay Bicol. Ako po si John Michael Garrido Cuela, dumakula sa San Vicente, Camarines Norte. At ako po ay Sarong Bicola. Ako si Mary France Gratil, nag-i-erok sa Minalaba, Camarines. Ako si Eling Bernadette Realbina Tumbo Tatuanes. Ako ay Bicolana. Ako si Rod Campo, tubong Masbate, City Masbate. Ako si Nita Joy Maria Galdo, tubong Susuganan. Ang ngaran ko po ay Zeus Enrile Ariola, hali sa Naga City, taga Bicol, Sarong Bicolano. So kung titingnan lang natin yung Bicol lingua franca at yun yung Bicol na constructed through the years, Bicol that was constructed for the evangelization or colonization, yun na yun. Ano? Yun na yung Bicol na maaari nating sabihing ang Bicol na ginagamit sa Katolikong simbahan. So, that's the kind of Bicol na sa na ipagpapalagay ko, yun ang ibig sabihin, ano? Pero siguro dahil usapang wika ito, magandang tunguhin na yung ganoong diskusyon at hindi na tayo matrap sa ganoong maling pag-iisip na ang Bicol ay isang rehiyon na may isang wika. Hindi ito totoo. May apat na wika, klasifikasyon ni Wilmer Cree at Jason Lobel, at merong 16 na dialekto, at kasama rin dito ang mga endangered languages ng mga katutubong agta. So, napaka para siyang isang bubble, ano? Para siyang isang bubble ang rehiyon. And I believe that this is the same case with all other regions in the Philippines. Yung tinatawag na official o mainstream Bicol ay yung sinasalita sa Legazpi o sa Naga. Maliban dyan, merong tinatawag na Miraya Bicol, which is yun yung nagmagmula sa may bayan na sa Sorsogon, magmula yata sa Pilar, Dunsol, Pobillar, Pio Duran, Daraga, Ginubatan, Kamalig. Ang tawag nila dyan ay Miraya Bicol. Sa Naga naman, mayroon silang tinatawag na Rinconada. Doon sa ibang ano yan eh, nasa ibang lugar yan. Pero yung Bicol ng Naga at saka Bicol ng Legazpi, yun yung maririnig mong ginagamit sa simbahan. Ginagamit bilang pangsali ng Biblia, ginagamit sa mga dasal, ginagamit sa panitikan. At ang modernong equivalent niyan ay yun ang gamit ngayon ng mga batang Bicolano sa kanilang pagsusulat ng mga short stories, essays, poetry. Sinasabi ko nga, ito yung pinakamatandang Bicol na matatagpuan na wika sa rehiyon. Kasi ito yung mga old settlements, mga pinakaunang mga settlements sa Bicol. Ang nakakatawa pa at nakakalungkot din na ang Rinconada pa yung naparatangan na mababa yung pagtingin ng mga tao sa Bicol sa mga nagsasalita ng Rinconada, kasi parang sinasabing ikaw ay Rinconada, ikaw ay taga-bukid.
May ganun kasing mga, alam mo naman, this is language. Ang daming mga biases, ang daming mga prejudices pagdating sa wika. So, I think ano talaga siya eh, banggaan yung wika ng Bicol ay nandito yung banggaan ng dalawang migration patterns mula taas at baba. So at dito nagko-converge sa ano sa dito nagtatagpo dito sa Bicol region. Na ang yung Bicol ay binubuo ng mga isla. At ang mga isla ito, 'di ba? Alam niyo naman siguro sa ano sa arkeolohiya, ang mga isla ay hindi magkakahiwalay. In fact, kung pag-aaralan talaga natin ng kasaysayan, ang mga isla pa nga ang magkakakonekta, magkakaugnay dahil nga noon ang transportasyon talaga ng mga tao ay sa pamamagitan ng tubig. So kung kaya, mas nakakapag-usap yung mga coastal communities. Ang mababanggit ko ngayon yun nga, pinagkukonekta itong mga bayan na ito ng mga ilog. Kaya kala mo kalat-kalat kasi ngayon ang transportasyon na natin ay by land. So pero kung susubaybayan mo yung ugnayan ng mga bayan na ito sa pamamagitan ng ilog, makikita mo yung ugnayan nila. So at mayroon pang isang factor yung bulkan. Grabe din sa Bicol ang mga bulkan, active na active ang bulkan ngayon. So kung kaya yung mga tao din kung paano sila lumilipat at napipilitang lumipat, lumikas dahil sa pagputok ng bulkan, daladala nila yung kanilang wika. Ang wikang Bicol ay may tinatawag na glottal stop. Pero ito kasing pagkakaroon kasi ng glottal stop ng Bicol ay hindi naman peculiar yan sa Bicol lang. Yun naman ay nakikita din sa ibang mga wika sa bansa. Pero kung magtatanong ka nga kung anong kakaiba sa wikang Bicol, may glottal stop siya. Yung tinatawag na dai o puso o pusok, wara. Yan yung mga salita na pwede nating masabi na ano na dakula. Bako. Bako is hindi. So pag sinabing bako, hindi naman siya bako. Kundi bako. Meron siyang glottal stop doon sa dulo ng O. Na mahirap siyang ibaybay kung gagamitin mo ang ortograpiyang Tagalog. Ikalawa, ang napapansin ko pa recently ay yung sa Bicol, yung mga vowels, yung mga patinig na E at I, ay pagbaliktarin mo man, okay lang. Hindi ka malilito. Hindi ka sa hindi maiintindihan, magkakaintindihan kayo. So interchangeable. Ang pinaka-ino dito, pinaka-example dito sa, kasi grabe yung influensya ng reliyon sa buong reliyon ng Bicol. Ang naisip kong salita yung Herak. Hirak. Na i-pronounce mo man siya na hirak o herak, okay lang. Kung ikukumpara mo daw sa salita, for example, na misa, mesa, magkaiba yun. Na sinasabi naman talaga ng mga tao na ang wika, nasa loob talaga ng wika ang kaluluwa ng isang kultura. Kung wala talaga dito sa wika, ibig sabihin, yung mga iniisip natin, mga kaisipan, yung ating mga pagdadalumat ng ating karanasan ay hindi mo magagawa kung wala rin sa wika. Utang na loob natin ito sa mga, mainly mga Franciscans at Augustinians, ang mga nakarating sa Bicol. At kaya hanggang ngayon, kung paano standardize yung orthography, kung paano pag-aralan yung wika, ay bumabalik pa rin sa mga pag-aaral nitong mga kauna-unahang mga priling ito, panahon-panahon Kastila. Pero ang hindi mo matatawaran, pagdating sa loob ng misa, pagdating sa loob ng simbahan, sa pagbabasa ng Biblia at iba pang mga religyosong akda, nandoon mga matatagpuan yung paggamit talaga noong matandang Bicol. So doon napapreserve eh. Sa Bicol ha, ang kilala, ang alam nyo lang kasi sa Bicol ay ano yung celebration ng Peña Francia Fiesta. Pero bukod, alam mo ba sa Peña Francia Fiesta, may dalawa pang ibang fiesta sa Bicol na umiikot sa mga imahen din ng Birhen Maria. Meron ka pang Birhen ng Salvasyon sa Albay at meron ka pang Birhen ng Angustia na sineselebrate naman sa Nabwa. Lesser known of the Peña Francia Fiesta, pero matutuklasan mo dito grabe yung veneration, yung pagsamba sa Birhen Maria dito sa region na ito.
Today on the show, we have someone who has learned the art. Iksi ko ining panahunta sa ngunyan, ang kinaapan nagsasapo sa manlain-lain na katibaadan, ang gabat asing pasakit, makatakot na isa hunahon, pagtuga ng bulkan, pagkuriyat ng virus, bagyo, indol, maging katiwalian sa gobyerno, kung sa saro-saroon, makulog sa payo. COVID-19 sa kuyang titik sikon, taining salot na ini bantog dawa sa in, ang perwisyong dara gabos na tao sa imo da inauugma, tapuon ka nag-abot ka gabos na establishmento nagsasara, ang buhay ka mga tiyos amay mong kinuha. Ang tinatawag nilang tigsik, yan yung famous. Tigsik is a toast. Tigsik yan is a, para rin yung ano eh, isang anyo ng panitikan na pwede kang magdebate, magpuna, praise, o magpagbunyi ang isang bagay sa papamagitan ng tigsik, na ang anyo ay apat na linya na may monorhyme, iisang rhyme. It's a toast. So, pag nagiinuman, pag natapat sa'yo yung baso, ikaw yung magsasalita. Tiniksik ko ining kaadlawon, makaruruyag pagmatibateon. Tan balaog ng Diyos nun, nagsusuklok sa satong lalawon. Tiniksik ko man ining adhaw, natatan nakakasurihaw. Baga akong matutunaw, kung sa sakong kublit, naglalayaw-layaw. Tiniksik ko ang bulan, daig ko masabutan ang kagayunan. Dayaong ka sa kaitaasan, nagsisabing ilaw sa kapalibutan. Yung epic naman, yung epic ng Bicol is only a fragment. Ang hirap ay na, ano nun, tinranscribe ng isang pare yung kwento o epiko ng Ibalong na hanggang ngayon ay I think ang nag-i-exist lang ay 64 stanzas na nagkukwento sa mga lumang bayani ng Bicol. Sila si Baltog, si Bantong at saka si Hanjong. Mga Bicol na bayani na nagsimula ng pagkakaroon ng kabihasnan sa Bicol. Sa kasamaang palad ay hindi talaga siya hindi naman talaga siya natagpuan, natuklasan. Kailangan ko itong linawin na hindi naman talaga siya natuklasan pa na meron talagang epic
pa na buhay sa Bicol. Kasi itong ano, itong binabasa kasi natin yung epic ng Anbyong, ito ay isinulat na ni Fray Bernardino Melendreras. Ibig sabihin, hindi na talaga ito katulad ng mga epic ko ng Agyu o ng Labaw Donggon o kaya ng Hudhud o kaya ng Darangin. Hindi na ganun kabuhay. Bicol, of course, na yung Rawit Dawit, yung Sipon, Belap. Yung sa folk stories naman, of course, ang pinakaano dyan, yung kwento ni Mayon at saka ni Gugurang, ni Aswang. So, ang dami naming mga kwento. I have to stress na ang Sarumbanggi ay hindi awiting bayan. Itong si Sarumbanggi, hindi, ang composer niyan ay si Potenciano Gregory at kinompose niya ito specifically para kantahin sa exposition na dadalhin sana sa Amerika. And along the way, hindi siya nakarating kasi namatay siya doon sa sea voyage. At ang natira na lang itong kantang Sarumbanggi. Pero hindi naman ibig sabihin na walang mga awiting bayan sa Bicol. Dahil mga awiting bayan dyan. Kung napanood nyo yung pelikula kong Debusyon, ang dami kong ipinasok doon ng mga ibang mga awiting bayan na hindi Sarumbanggi. Doon sa pelikula kong Debusyon, mas kinanta ko yung Marasa Pabaya. Marasa Pabaya namumutan tadai naherak sa kongunyan. Ayon sa alamat, laso ng pana ni Pagtuga ang lumikha sa bulkan. Bibinga ng dalagang namatay sa isang digmaan. Ngayon, ano ang tutubo sa paanan ng Mayon gayong nagiging malawak na itong sementeryo ng abo ng tao? Manganganak kaya ito? Tinitigan ko ang nakangangang bulkan. Binalot ng ulap at ng sariling usok ang tuktok. Gatas sa labi, baka sakali. Magpakita ng may silbi ang kamera. Sa ilang retrato na ibinebenta ng mga bata sa kagsawa, lusaw na tae ang nagliliyag na lava. Dumadalo pababa. Matandang nagnganga ayon naman sa isang makata. Sa isang postcard na nakita ko sa Antigo Merkado, kapag sa malayo, isa siyang magandang sikyong nakatanod. Handa sa pagkapkap, naghihintay sa iyong pagpasok. Mayon, by Christian Sendon Cordero. Meron ngayong pagtatangka ang mga Bicolano na tanggalin na yung dinatanggalin. Na huwag na lamang panatilihing relihiyoso ang panitikan at paggamit ng wika sa Bicol at gawin ng ipasok na isasabay na sa agos ng kontemporanyong lipunan. At dito nga, kaya nga gusto, kaya pinupush ko talaga sa inyo yung mga writers groups ngayon na grabe yung efforts talaga nila na i-push yung contemporaneity.
isa ng pagkakaiba. O painom o sa dagat, bundok at kapatagan. Wika'y magsisilbing tulay. Maurag, determinado, asin pinaglalaban ang mga prinsipyo sa buhay. Para sa ko, ito ang ibig sabihin ng Kanorago. Kapag sinabi natin Oragon sa Bicol, ang ibig sabihin niyan ay matibay, matatag, hindi madaling sumuko. Ganun namin inilalarawan ang sarili namin. Kasi kahit anong bagyo ang dumaan sa amin, mapaliteral man na bagyo o bagyo sa buhay, hindi kami agad-agad sumusuko. Bumabangon kami mula sa pagkakalugmok namin dahil matibay kami, matatag kami, Oragon kami. Oh, nagsistereotype kasi tayo ng mga nung mga regional characteristics. And of course, ayan na naman nga tayo. Sasabihin natin diyan ng mga Bicolano daw ay ano, masyadong malibog, hot dahil daw sa sili. So kaya daw grabe daw yung ano namin, grabe yung tawag doon, yung aural quality daw ng ano nung language ay parang hot parate. Parang pero yun, ayaw kong maniwala doon. Nauso ngayon yung Bicol word na Oragon. Hindi ko gusto. Kasi sa amin, pag sinabing Oragon, ang implikasyon ay mayabang ka. Oragon ka, ha? Hambog. Na ewan ba dito sa, pagdating dito sa Metro Manila, dito sa Katagalugan, ang Oragon ay parang naging positive value. Again, may kinalaman dyan sa pagiging madahas, pagiging marahas ng language, mapusok, mainit ng language, ng pagiging Oragon. Pero yun na nga, ewan ko kung bakit. Pinag-usapan namin nung isang buwan yan, mga kausap, kung bakit kaya na mainstream dito sa Manila yung Oragon na, as a positive trait. Dahil sa amin, pag tinawag kang Oragon, magbubugbuga na kayo. Dalawang Oragon, magka-partners. Talaga? Yeah! Maroon! Talaga, Idol? Kahit sa pera, Oragon ka talaga? Kunting lamig, Manoy. Oh, takbo na bago uminit ang ulo ko. Panata mo siya. Sige, panata mo! Wag. Madedisgrasya ka, Noy. Noy, hinay-hinay lang. Baka isipin ng mga kalapit kwarto, lumilindol dito. For example, si Eddie Garcia. Na taga Sorsogon, siya ang nagdala ng salitang gurang sa Tagalog at saka manoy. Kasi si Eddie Garcia bilang isang Bicolanong aktor, pinapasok niya parati sa kanyang mga pelikula, kanyang pagiging Bicolano at na-associate niya sa kanyang sarili yung kanyang pagiging Oragon. Ang tawag si Eddie Garcia bilang si Manoy, euphemism for the ari ng lalaki. It is a word that has gained so many meanings over the years. Totoo na merong sexual connotation ng salita, ano? Pero over the years, naging badge of honor na rin. Depende kung saan school of thought ka nakatingin o anong school of thought ang ginagamit mo, kung paano mo i-re-evaluate o i-value ang salitang ito. Maipapakita dito na contentious lagi ang usapang wika. We do not always agree, and that is good, that is healthy when we do not agree because that promotes a diversity in thinking. Ang complaint ngayon sa Bicol, sa media, lalo na sa media, mas marami na ngayon ang gumagamit ng Pilipino. Kaya mahirap sumasama ang loob ng iba, bakit daw parang kinakalimutan yung sariling wika. Ang patunay na ang Bicol ay hindi basta-basta mawawala, kasi ginagamit pa rin yan ng maraming manunulat. Lalo na ng manunulat na kabataan. Ang sining ng pagsusulat ay dapat, habang tumatanda ka, dapat humuhusay ka. Ganon din ang palagay ko ang wika, ang lingwahe. Habang yumayaman, habang umiiral yan, hindi naman tumatanda dahil mas mahaba ang buhay ng wika kaysa isang individual na tao. So habang umiiral ang isang wika, gumagaling yan.
a culture that is incestuous dies. Ano? Yung genetic makeup niyan mahina, ano? Ganun din yung wika natin. I will stretch the limits and possibilities of my language until I see that wall. Hanggang sa makita ko ang pader na maaari na akong huminto sa aking pagsusulat. Pero hanggat kaya ko na magsulat at isipin na ito'y nobelang Bicol, ito'y pelikulang Bicol, ito'y tulang Bicol, gagawin ko yon. Ibang-iba pala ang naging pag-usbong ng wikang Bicolano dahil sa natatangin itong geografiya at lokasyon na siya rin nagbigay ng kakaibang lasa sa kanilang mga salita. Tayo naman ay babaybay sa Kabisayaan sa susunod nating episode. Ating alamin ang tungkol sa wika naming mga taga-Antique, ang Kinaray-a, at ang tila anak ng wika nito, ang Hiligaynon. Ako po si Loren Legarda, ay Inday Loren. Huwag palapasin ang pagkakataon, ngayon na ang panahon. May palaganap ating wika sa bagong generasyon. Nagkakaiba sa kultura, nagkakaisa sa diwa at pag-ibig ng ating bansa. Kakaiba sa itsura, lumitin natin ang tulay sa pagkakaisa ng pagkakaiba. Umaagos, dumadaloy, nagbabago na nagpapasalamat ang Usapang Wika sa ABC Phil Inc. Basta Skim Coat, Zem Coat by ABC. At sa mga sumusunod.